Ikapito ng Oktubre, Lunes, ang paggunita sa Mahal na Birhen ng Rosario. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. May tumindig na isang guro ng batas para subukin si Jesus. Sinabi niya, "Guro, ano ang gagawin ko para makamit ang buhay na walang hanggan?" Sumagot sa kanya si Jesus, "Ano ba ang nasusulat sa batas? At paano mo ito naiintindihan?" Sumagot ang guro ng batas, "Mamahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buo mong puso at ng buo mong kaluluwa at ng buo mong lakas at ng buo mong pag-iisip. At nasusulat din naman, mamahalin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili." Noy sinabi ni Jesus sa kanya, "Tama ang sagot mo. Gawin mo ito at mabubuhay ka." Pero gustong mangatwira ng guro ng batas, kaya sinabi niya kay Jesus, "At sino naman ang aking kapwa?" Sinagot siya ni Jesus, "May isang taong bumaba mula sa Jerusalem, papunta sa Jericho, at nahulog siya sa kamay ng mga tulisan. Binugbog at saka iniwang halos patay na. Nagkataong namang may isang paring pababa rin sa daang iyon. Gayun din naman, may isang levitang napadaan sa lugar na iyon. Nang makita siya'y lumihis din ito ng daan. Pero may isang Samaritano namang naglalakbay na napadaan. Pagkakita nito sa kanya, naawa ito sa kanya. Isinakay nito ang tao sa sarili niyang hayop at dinala sa isang bahay panuluyan at inalagaan. Kinabukasan, dumukot ang Samaritano ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, 'Alagaan mo siya, sasagutin ko ang anumang karagdagang gastos pagbalik ko.' At sinabi ni Jesus, 'Sa palagay mo, sino sa tatlong ito ang naging kapwa sa taong nahulog sa kamay ng mga tulisan?' Sagot ng guro, 'Ang nagdalang habag sa kanya.' Kaya sinabi ni Jesus sa kanya, 'Humayo ka't ganoon din ang gawin.'" Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, sino naman ang aking kapwa? 2 ang tutok ng dakilang kautusan para makapasok sa kaharian ng Diyos. Una, siyempre ang Diyos, at pangalawa, ang kapwa. Walang duda ang una sa pananaw ng mambabatas sa Ebanghelyo, pero nais niyang mangatwiran ukol sa pangalawa. Sino nga ba ang kapwa? Sa lipunang ginalawan kasi ni Jesus, tanging mga Hudyo lamang ang itinuturing na kapwa. Hindi kasali ang mga banyaga, kolektor ng buwis, ketongin, prostitute, balo, bata at higit sa lahat, mga Samaritano. Sa paningin ng mga Hudyo, may bahid ng dumi ang pagkatao ng mga Samaritano dahil sa kasaysayan ng pakikihalubilo at pagpapakasal nila sa mga banyaga at pagyakap sa mga banyagang pamamaraan, lalo na at may kinalaman sa relihiyon. Sa pamamagitan ng isang talinhaga, inihayag ni Jesus ang puso ng Diyos. Hindi nakabatay ang pagiging kapwa sa nakalipas, kaugalian o kalinisan. Hindi rin ito nakasalalay sa lahi, kasarian, civil status o edad. Batay ang pagiging kapwa sa kahandaang tumulong dahil kaugnay ng kanyang pagkatao ang awa at habag sa kung sino man ang nangangailangan. Sa makatuwid, pagsasabuhay ng awa at habag ng Ama ang pangunahing pamantayan ng pagiging kapwa. Pagsasagawa, naisasabuhay mo rin ba ang ugnayan mo sa Diyos Ama? Kailan ang huling pagkakataon na hinayaan mong itulak ka sa pagkilos ng nararamdaman mong awa at habag?